maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-aware na ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang mismo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong mangge. Ano po yung mga health benefits ito? Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Ngayong araw ang ating pag-uusapan ay ang bagong kinagigiliwan ng nakakarami. Ito nga ang abokado. Paano nga ba magtanim ng abokado? At paano ito dapat alagaan? Alamin natin yan sa aming episode ngayon. Ito ang Agree ako dyan. Babalik po ang Agree ako dyan. Ngayong araw ang makakasama natin na isang entrepreneur, siya ay fruit grower at siya ay mayroong 7 hectares agroforestry farm sa Capas, Tarlac na nakafocus sa avocado planting and research. Kasama po natin si Sir Verman Reyes. Hello po. Hi, morning. Good morning, sir. Sir, ano ba yung sinasabi nilang agroforestry farm? Agroforestry farming, it's a system of farming na ini-integrate mo yung mga forest trees, fruit trees, and other crops na root crops like yun na cassava, so and also vegetables. Pa it's like it's a food forest. Lahat nandun na kailangan mo para makapag-harvest ng iba-ibang crops. And then ang focus ng yung agroforestry is avocado. Bakit yes. Avocado? Planting and research siya nakalagay doon. Hindi ka lang nagtatanim, may research na kasama. Yes. One of the reasons why na I chose avocado, kasi unang-una, sa natural habitat ng avocado kasi it's a forest tree. So it's just natural na dahil nagde-develop ng agroforestry farm, integrate ko siya kasi adapted na siya sa parang forest type na environment, no? So, tapos, of course, avocado, one of the reason kasi in demand siya ngayon. Mm-hmm. And kulang pa yung mga nagtatanim. Avocado is high value crop. Yes, it is considered a high value crop sa atin. Pero right now, it's a backyard crop. So, backyard crop. Yes, it's not yet being developed. So, ngayon pa lang nagkakaroon siya ng exposure sa you know sa mga growers. Opo. Right now sir sa inyong farm, ilan ang variety na meron kayo? Saka ano-ano yun? Well, right now ang ginawa muna namin since agroforestry, nagtanim muna kami ng mga avocado seedlings. Kasi nung na-acquire namin yung property, yung farm last 2019, meron na siyang namumunga ng tatlong avocado varieties. Mm-hmm. So ngayon, nung nakita ko na may mga puno na doon, nag-decide ako na magtanim ng 500 seedlings mo na initial no planting dun sa property. So, 500 yun seedlings dito sa ano yan, nasa 7 hectares mo. Yes po, yes ano po. Ano ang spacing niyan? Ang ginawa ko po, ginawa namin 5x5 meters yung spacing. Nag-high density planting ako kasi ang gagawin pa namin noon, magtatanim pa kami ng saging. So gusto namin kasi magkaroon ng humidity yung area na tinataniman namin kasi yung avocado po gusto niya yung gusto niya ng yung soil may moisture. So yung banana serves as una shade siya. And pangalawa, ang banana kasi nagre-retain siya ng moisture sa lupa. So avocado, since shallow root ho siya, shallow root yung root system niya, mababaw yung root system niya sa soil,
tamang-tama po yung ano, yung banana sa kanya, it provides moisture dun sa mga roots. So they from ano, from seedlings. Tapos ano unang may tatanim, seedlings o banana? Kasi sabi mo magpo-provide ng shade yung banana. Yes, na actually inuna na namin tinanim yung mga avocado seedlings. Ngayon, tapos nagbanana rin kami. So, una, yun nga yung purpose is to, yun nga, shade muna. At the same time, pag namunga yung mga banana, it serves as cash crop. Yes, so, siyempre, pang bayad din ang maintenance ng farm, yes. Di ba? Tapos, in terms naman sa variety, well, meron na kaming collection na variety. Ang goal din namin is itanim namin sila sa, ano, sa isang area dun sa farm. Pag lumaki na yung mga mother trees, itatapwork na lang namin yung mga seedlings. So inuna na namin itanim yung mga seedlings kasi sayang sa oras. Ilang ano ba, ilang years from seedlings bago mo pa kinabangan itong ating mga avocado? It varies, no. It varies on the environment or the area, no. Meron mga area na 3 years lang po namumunga yung seedlings. Meron naman mga 8 years to 10 years may namumunga kasi hindi inaalagaan, no. Or also yung soil niya hindi inaalagaan kasi ang avocado gusto niya ng well-draining soil. Hindi tumatamba yung tubig. Yes, ayaw niya nung nagkakaroon ng ano ng tubig na stagnant kasi it nagkakaroon ng fungus yung soil, yung Phytophthora or root rot. Isa sa mga kalaban ng avocado yun na soil disease. Oh, yan yung one biggest threat sa avocado industry, hindi lang sa atin, but sa buong mundo. Sabi mo si Sir, 3 years. Yung iba, 3 years, depending dun sa pag-aalaga, saka dun sa lupa. Tapos yung iba naman is 8 years. Sa seedlings po yun, sa seedlings. Oo, sa seedlings. So, paano ang ating ano nun, pag-aalaga sa seedlings para hindi naman kalagitnaan eh, masira siya? Yung pag-aalaga po doon, actually, ang avocado, first 3 years, kailangan natutubigan siya. No? Ano? So kami, tinanim namin siya onset of rainy season, so walang problema. Pero pagdating ng summer, kailangan mo yan tubigan. Kasi, may stress yan pag hindi mo tinubigan pag summer dahil mainit. Ayaw ng avocado kasi yung mainit, tapos hindi natutubigan. Maselan yung root system niya sa init. Kaya ang ginagawa namin, nilalagyan namin ng mulch mga compost or mga dried leaves or yung mismo leaves ng avocado nilalagay namin dun sa ground, sa baba ng canopy ng puno. So, para ma-maintain yung moisture dun sa avocado. Yes, exactly. Yes. Tsaka hindi siya naaarawan directly. Oh. Yung roots. Ang pro-protectan mo kasi yung roots eh. Tapos, pagtanim mo ng seedlings, may kasama ng mga fertilizer yun? Yes, well, the basic na fertilizer. Ano ang land preparation? Soil preparation? Kami, hindi na namin, tinil yung soil eh. Basta kami, ang ginawa namin, 2 feet yung laki na hole ng patataniman. Importante, may space lang yung seedlings na tataniman. Tapos doon, pag natanim na after a month, pwede na siya lagyan ng mga organic fertilizer like compost. Gustong-gusto ng organic fertilizer ng avocado kasi nga, since forestry siya, mahilig siya sa organic matter dahil sa mga malaking puno sa taas, yung mga leaves bumababa. So yun yung parang nutrient niya, yung mga leaves. So kahit na leaves lang, pwede na siyang gamitin as organic fertilizer yung mga dried leaves. Iniisip ko, dun sa area mo, hindi ganun kahirap i-maintain itong ating mga avocado. Well, kasi yung area po namin, bundok eh. So, one reason din na bakit pinili ko yung area na, acquire yung properties dahil bundok siya. So, medyo malamig. Yung avocado kasi nakita ko, napansin namin, parang gusto niya yung mga cool na area. No, kasi nga dahil pag sa cool area may moisture, no, may mga dew, mga moisture. So parang nakakatulong yun sa puno and sa root system dahil di mainit. So one reason din yun, one factor din na napili yun. Tapos dahil nga yung terrain sa bundok,
pag umulan, yung ano, drain. Tubig. Nagde-drain ka agad. So, hindi nag-stagnate doon sa mismo puno. So, isa pang ano yun, factor din, bakit pinili namin doon yung avocado. Kasi po talaga, pag talaga nagkaroon ng baha, tapos doon sa area, tapos avocado, most likely magkakaroon ng problema talaga yung ano, yung kakaroon siya ng soil disease talaga. Mm-hmm. Like yung Phytophthora. Once na na-stagnate yung tubig, doon nagde-develop yung mga disease. Yes, opo. Pero sir, ang tanong ko, ilan ang tao mo doon? 7 hectares. Right now kasi dahil pandemic ang nangyari, ang ginagawa ko is ina-outsource ko yung maintenance. So, ngayon, kinokontrata ko every month na may maglinis or may tumingin muna. Kasi dahil since 2019 pa namin siya binili, tapos biglang nag-pandemic, Actually, lalagyan pa nga dapat namin ng ano, ng water source. Ng water source, tapos yung bahay ng caretaker sana. Mm-mm. But because of pandemic last year, medyo na shelf yun kasi yung property is malapit lang sa road, kailangan ng 4x4. Rough road. Oh, rough road siya, tapos steep yung mga sa property. So, kapag pupunta kami doon, gumagamit kami ng 4x4. Hmm. Kaya yun. Yun yung nakikita namin ano. Pero ngayon, I think inaayos yung daan dahil marami na rin bumili ng farms dun sa area. So, kaya yung road system gumaganda na siya. Okay. So, naisip ko kasi bundok yun. Saan ka kumukuha ng water source? Water source, of course, ang ginagawa namin, pinapatubigan namin siya pag summer. Kaya yun. So, kumbaga, manual pa lang ngayon. Kaya medyo magastos. Kasi, Paano manual, sir? Inaakit niyo yung tubig? Meron naman pong spring doon sa tabi. Ah, okay. So, kumukuha na lang kami doon. Tapos, tinutubigan namin manually. Ngayon, manually. Yun po. Napag-usapan natin yung fertilizer, yung tubig. Ano pa ba yung mga kailangan tandaan sa pagtatanim po ng avocado? Sa avocado, yung pruning. Pruning, yes. Oo. Napansin namin kasi, kapag na top prune mo yung seedling or engrafted na fruit tree na binili mo, na tataniman mo, kasi usually ang tendency ng fruit tree or plants, di ba, vertically tumaas, tataas mo. Tataas, yes. Oo. So, pag na top prune mo siya, magkakaroon ng multiple lateral branches. So, ang napansin namin, pag nagkaroon siya ng different lateral branches or multiple branches, pag seedling stage pa lang, pag lumaki yan, para nakita namin, yung nutrient niya evenly na didistribute sa branches. And nagkakaroon ng, una-una, bumibilis yung pagbunga. Possible na bumibilis yung pagbunga ng seedling or ng ano. Pangalawa, in terms of nutrient distribution sa puno, nagkakaroon ng ano, mas flowering tapos fruit setting. Kasi po, usually, pag hindi mo na-prune ng, like for example po sa bangga, pag pinabihan mo lumaki yan, pag maraming branches, hindi unnecessary branches, yung energy distribution, yung food distribution niya sa puno, mapupunta sa leaves. Uh-oh. So ngayon, kapag well-prune yan, yung supposed to be nutrient ng puno, mapupunta sa more on sa flowering and sa fruiting. So, yan yung nagiging nakita namin sa fruit trees . Pag hindi na prune na maayos, most likely, it's either na mag-leaf lang yan, mag-flush ng leaves, or kapag na-prune, magpa-flowering. Kasi, nasasayang lang yung nutrients sa mga pag-flush . Pero kung well-prune niya, well-distributed, there's a chance na mag-flower siya na maayos, marami, at the same time, fruit set. Then, fruit na development. Yun po. Ngayon ba, dyan sa iyong lugar, ikaw lang yung may avocado? Well, dun sa area ko, kasi since may mga farms din doon, may mga tanim din sila ng avocado, guyabano. Pero kasi, yung sa akin, nagkataon lang na yung may-ari before nagtanim ng avocado. It's already fruiting. Yun yung reason ko bakit na ko rin binili. Kasi, bakit mo din binili? Oo. Kasi, kung may avocado rin na mumunga, so most likely, magandang magtanim doon kasi namumunga na siya . Yes, so, saka yung hintay mo din na taon.
Yes, oo po. So, yun din yung reason ko. So, sabi ko, magtatanim na lang po ako ng avocado doon. Kasi nakita ko may mga fruit bearing na avocado trees. So, yun. Yung unang planting namin, 500 seedlings. So, at 5 by 5 meters, yun yung ginawa namin. Mm-hmm. Yeah, yun. Paisip ako sa 500 seedlings, magkano ang seedlings? Well, since may nursery po ako, ako na nasa rin na nagpropagate. Okay. So, medyo nakatipid din. So, ganun yung ginagawa kasi integrated naman ako eh. So, may nursery ako at the same time. Kung gusto ko mag-develop ng farm, I could produce my own seedlings eh. Mm-hmm. So, yun. Tapos, yung mga excess na seedlings, binibenta ko sa mga kaibigan and mga nagtatanong. Yun yung ginagawa ko. Bata, no, sir, para may idea yung ating mga kababayan kung gusto nila magsimula din. Well, sa market talaga, if you're going to buy avocado seedlings po ito, ano? Mm-hmm. Ngayon ho, pumapalo siya ng 30 pesos. 30 pesos? Oo, maramihan yun. Pero pag retail, kung isa, dalawa lang, baka 50 pesos, ganyan. Mm-hmm. Tapos po yung mga grafted, ngayon, ang nakita kong trend sa mga nursery operators, nag-uumpisa sa 100 pesos for the local varieties up to 250 local varieties po yan na magagandang avocado na grafted, no? Pero pagdating naman po sa sa mga imported variety like Hass avocado, yung mga grafted, nakita namin nag-uumpisa siya sa 250 yung mga maliliit na seedlings sa grafted na Hass, may 500 and may umaabot ng 1,500 each. Kasi, yes, kasi ano variety yun? Hass avocado. Hass avocado din, pero grafted na. Grafted na po siya. No? Ngayon pa lang, malaki rin yung potential ng frozen avocado. Tapos, meron din potential yung pulp. Avocado pulp for sa mga ice cream. Oo. Tapos, yung oil. Yung oil ang feeling ko nakikita ko na malaking potential kasi for the cosmetics industry eh. No, cosmetics and pharmaceutical yung oil, malaking potential. So, napakalaki na potential ng avocado. So, kung ma-develop man natin siya, maraming makikinabang. So, we have to develop lang. Ngayon na, sayang kasi yung oras eh. Oo, kaya maganda yun sa'yo kasi may planting and research na kasama. Yes, actually, kailangan talaga ng research eh. Kasi kung hindi mo siya i-research, parang hindi mo alam kung saan ka direction pupunta eh. Tama. Sayang yung effort, sir. Pagka hindi mo siya hindi ka nagkaroon ng research, yung tamang pag-develop, yung tamang way for planting, harvesting, propagation, parang sayang kasi malaki yung potential eh. Yeah. Actually, one reason din na kailangan yung research kasi para magkaroon tayo ng data. Mm-hmm. So, para, syempre may mga magtatanong sa'yo ng mga datas eh. So, at least may masasagot ka. Pero sir, putulin ko muna ang ating usapan. Kailangan lang natin mag-break. Pero magbabalik po kami ito, ah. Agree ako dyan. Nagbabalik po, ah. Agree ako dyan. Sir, ngayon naman, meron pang ibang variety, no? Meron pang Parker, Evergreen, Sepilyo, Charwil, and Avoking na lumalabas. Yes, so, ano na ba ang itong mga variety na ito? Well, yung Parker and Sepilyo variety, accredited po yan na variety ng National Seed Foundation. It's located in UP Los Baños. Yeah. No? So sa Institute of Plant Breeding, no, they developed the variety, they selected it. Matagal na po itong mga selected variety na to, pero since nagkaroon po ng demand ang avocado planting, so ito po ngayon po yung mga recommended na varieties na itanim. No, mm-hmm. you could buy it, no, sa UP Los Baños, no, meron doon nursery. Tapos, ang Evergreen naman po, ito ang variety na binebenta po sa Talisay, Batangas. Since doon po yung center ng nursery natin sa Luzon, no? They are promoting this Evergreen. It is selected in Talisay mismo. Accredited variety din po ito, no? Ang Evergreen is yung brand lang, pero ang variety name niya is De Leon, no? De Leon variety. Pero De Leon. Yung,
Dahil yun, variety. Pero evergreen kasi mas appealing, no? Yun. Tapos, itong pong Shy Wheel avocado naman po, we introduced this 2014 galing sa Hawaii. It is an Highland variety din. Na variety na tinatanim sa mga matataas na elevation. So ngayon, we already distributed this variety to some nursery operators. Tapos, yung Avo King naman, isa as a selection of avocado variety in Cagayan de Oro, no? Na tapos nandun din yung Has Avocado na nursery operator din. So they are promoting this variety. So para at least kung sakali man na they want to buy the planting materials, may access na sila. Mm-hmm. So, dito yun. Sa mga variety na banggit mo, meron dito pang lowland. Yes po. Bali yung mga pang lowland variety po ang Parker, ang Sipilyo and Avo King. Avo King. Yes po. Makita na ako dun sa Avo King. yes. Actually. Yes, tapos ang mga Highland varieties na pinopromote ngayon, no, yung Has Avocado, primarily Has Avocado, since ito yung export variety natin. But ako, may inintroduce kami ng na variety ngayon, sabi ko ngayon, Shy Wheel Avocado from Hawaii. It's another export variety. So may potential din to para at least hindi lang Has Avocado ang natatanim natin. Kasi baka mamaya magkaroon ng in-demand in the future sa global market. So at least tayo, meron na tayong nagtatanim na tayo, prepared na rin tayo. Mm-hmm. Yeah, yun. Yan po. Sir, kanina naputol natin yung usapan dun sa management. Umabot lang tayo dun sa flowering. From flowering, gaano katagal bago mag-produce ng fruits ang ating avocado? Well, very interesting thing yung yung from flowering to harvest, no? Kasi sa lowland po, ang the usual na from flowering to harvest, na waiting time mo to harvest the fruit is 5 months to 6 months. Oh, sa lowland na varieties po 'yon. One reason kasi bakit mas mabilis ang harvesting time sa mga imported varieties kasi ang local varieties po kasi mababa yung oil content. Oil content, no? Oil content. Yes. Tapos, ang mga Highland varieties naman, like yung Has Avocado, like Shy Wheel, na hinaharvest siya usually 8 months from flowering. One reason, because na mas matagal siya, ang nakita namin because of their oil content. Ang tataas kasi ng oil content ng mga varieties na to, no? Umaabot ng meron 23% to 27% ang oil content nila. While our local varieties, yung mga nasa lowland, nasa 8% lang, 5% lang, 10% lang. So, mas mabilis. Pag nakuha niya yung oil content ng fruit, pwede na siyang i-harvest. Kasi pag ang avocado fruits, pag hindi tama yung oil content niya, tapos na-harvest mo, nagkakaroon ng konting may quality, no? So, the best talaga ma-harvest mo yung avocado kasi kapag na-maximize niya yung oil content niya sa fruit. Oh, paano natin malalaman kung ganong stage na yung ating avocado? Well, yun nga, meron din nagtanong sa akin before niyan paano, no? Well, may pang meter ba tayo diyan? No, actually, no, by experience talaga. By experience. Oo, kasi so physically makikita natin siya, visually. Yes, physically also, i-base mo rin sa harvest from other standard, kaya 8 months. So, tatrial mo siya. Kasi, napansin namin, ibang mga countries na nag-grow ng Has Avocado, like New Zealand, California, iba-iba din yung harvesting days nila. Kuwari, may iba, less than 8 months. So, depending sa area din kasi nila kung tamang-tama yung environment for Has Avocado. So, sa atin, we have to trial it. So, ngayon, ang like for example Dole Philippines, alam na nila sa area sa Mindanao. So napag-aralan na nila yung tamang harvesting. Actually, yung Has Avocado has 2 seasons sa atin. Oh. Yes, 2 seasons. Tapos whole year round sila nakapag-supply. Wow. Yes. Oo, kasi ang avocado kapag
kapag nag-ready to harvest na siya, you could leave the fruits in the tree 3 months. Ay, talaga? Yes, oo. So, ang nangyayari, nag-harvest ka lang kung ano lang kailangan ng... Yung kailangan, oo. Yes, oo, dun sa client mo or sa market. So, yun yung isang kagandahan ng avocado kasi you could leave the fruits. Pero sir, hindi ba ano yun? Halimbawa may mga peste na pwedeng mga fruit bat, hindi ba? Madali na lang po natin i-control yung mga pests or ganon. Pero ang avocado po, sa totoo lang, not much problem sa pest incidence. Actually, ang avocado, we could grow it organically, actually. So, yun po. So, hindi naman po ganun kahirap ang pagtanim ng avocado. Ang nakikita ko lang challenging dyan is first 3 years ng avocado. And another tip din po dun sa mga magtatanim ng mga Highland varieties sa avocado, ang tip lang naman nila if they could put drip irrigation system, it would help sa quality ng fruits. Sir, nabanggit mo din kanina sa akin, parang meron tayong mga 3 na nagiging issue pag nag-harvest tayo. Yes, oo. Yung pilit, bugbog, and maugat. Yes, so, paano ito may iwasan? Well, first of all, yung pilit, yun yung kapag nag-harvest yung mga tao ng mga fruits, dapat tama yung maturity ng fruit, no? For example, sa lowland variety, 5 months ang kailangan from flowering to harvesting. Wag mo siyang harvest at 4 months kahit na malaki na yung kasi ang mangyayari noon pag hinarvest mo yung physiological maturity ng fruit, like yun nga, pag hindi niya na-meet yung tamang oil content, magkakaroon ng problema. Parang magda-dry up yung fruit, no? Hindi siya magiging quality. So dapat alam natin po kung kailan natin i-harvest yung puno natin. So usually 5 months, no? 5 months to 6 months ang lowland variety para ma-harvest mo. Marami po nga nagtatanong sa akin paano. Another way din po is makita mo yung skin. Kapag shiny siya, tapos parang magda-dull siya or one way na makikita mo na mature na yung puno, yung fruit. So yun sa through the skin ng avocado, no? Tapos yung naman po yung bugbog, one of the problems din po yan sa mga avocado, lalo na po pag nag-harvest tayo ng matataas na puno, may nahuhulog na mga fruit sa ground. Hindi yun nilalagyan ng net? Mas maganda ho kung may net, kaso lang hindi natin pinapractice yung may net . So talagang ang alam ng mga nag-harvest, okay lang yung bugbog na mahulog. Pero in reality, it's ang bugbog na or yung mga nahuhulog na fruits ay reject na po dapat 'yan. Kasi pag binenta mo 'yan sa retail and sa mga customer, nako, magugulat na lang sila. Hindi bugbog na po yung meat, yung flesh ng avocado pag hinog na. So isa sa mga issue po 'yan. Tapos ang pangalawa po yung maugat, no? Yung maugat, I think ang ugat naman po, ang nakita ko, though may mga varieties ng maugat, pero I think if properly taking care of yung mga puno ng avocado, like fertilizer, pruning, and also tawag dito yung minamulch mo siya, baka mawala po yung pagkaugat ng avocado. Or most probably, is post-harvest problem po yung maugat. Pero kung maalagaan, I think masasolve po yung pag-uugat ng bunga. Napaisip ako dun sa maugat. Parang feeling ko dehydrated yung parang yes. Kulang sa water. Yes, exactly. Actually, yun din iniisip namin. Kaya maugat yung ang avocado. Actually, ang tawag nila dyan yung parang nerve ng tools of fruits . So there's also a factor yung water, lalo na pag mainit tapos i-harvest mo. I guess may factor po yun nga, physiologically dapat talaga maalaga na maayos yung puno kahit na alam nyo namumuha na marami. I think water, fertilization, and pruning would help the quality of the fruits. Yes. Sir, sa isang puno, gano'ng kadami ang pwede nating ma-harvest?
Well, it varies eh. So, since sa atin, ang mga tanim natin sa Pilipinas, mga puro seedlings galing sa buto, may nakita kami na ano eh, may nakita kami na may friend ako, actually may malaking puno siya ng avocado. Naka-harvest sila ng 100 kilos to 200 kilos eh. Oh, 200 kilos isang puno. Oo, actually, you know, yung isang puno na yon, kinuwento niya sa akin, kinukontrata nila 9,000 pesos ng mga biyahero. So just imagine. 500 na puno mo kung 9,000 ang isa. Yes, exactly. Pero on the ano, on the average, ang kung commercial scale ka, grafted yung planting materials mo and high density ka, most probably you could harvest mga 20 to 50 kilos in your trees. Yun yung ano no, yun yung commercial scale kasi ang avocado kung commercial scale hindi mo naman papalakihin yan eh. You have to maintain it small yung puno para madaling i-harvest. Kasi total high density naman yung planting mo. Most probably mga ganun yung commercial. Pero yung mga puno na malalaki, research namin 100 to 200 kilos. Ang na-harvest yung mga 30 years old na, mga 50 years old na. So, ano ba yung pinaka-peak na age ng ating mga avocado? Yung talagang marami ang harvest. I think mag-uumpisa yan, no? Kung grafted, siguro mag-uumpisa yan in 5 years. 5 years. Pero pag mga seedling yan, siguro mga 8 to 10 years. Tapos pataas na yan. Pag the more na tumatanda, syempre mas marami yung bunga niyan. Yeah, yun. Pero yung malalaking puno kasi, one of the big problems na nakikita ko, yun nga, yung post-harvest problems. Dahil, yun nga, marami nahuhulog. So, mas feasible siguro ang kung magtatanim ka commercially sa avocado, maganda yung small lang yung puno. Puprune muna na siya pag mga first 3 years para well-structured yung mga branches. Or maintain yung height. Yes, exactly. Para po ano, maiiwasan may bugbog or mahulog sa mga sa puno. Okay. Sayang din yung kita eh. Oo, sa ngayon ba sir, ano traditional way pa rin ba ang ating pag-harvest? Sungkit, ganun pa rin ba? Oo po, sungkit at ano, talagang handpick siya. Handpick, no? Oh, kasi actually pag umakyat yung mga nag-harvest na sa malalaking puno ng avocado, aakitin nila 'yan. Kung kaya nilang abutin sa kamay, aabutin nila. Kukunin, oo. Oh, tapos ilalagay sa sako, no? Ilalagay sa tapos ibababa yung sako or yung iba ang ginagawa nila, hinuhulog nila sa mga kasama nila sa baba ng puno. So, ihagis. Kaya yun yung doon nag-uumpisa yung bugbog. Actually, oo. No? Kaya yun. So, yun pa rin, the traditional way, sungkit and also handpick, no? Yeah, yun po yung traditional. So, sana, hopefully, in the near future, pag may mga commercial orchards ng avocado, madali na lang siya i-harvest dahil maliliit lang yung puno. Sir, bago tayo magtapos, ano ba yung mga health benefits na meron ang avocado? Saka, meron din ba itong side effect pagka sumobra naman ang kain natin na ito? Yes. Actually po, ang avocado kasi po, no, mataas ang oil content niyan. But yung oil content, it's good for the heart, no? Yung avocado. That's the main reason why sa US, naging super fruit, health food yan. Kung mapapansin mo, ginagamit nila sa guacamole. Guacamole, sa mga salsa, and also sa mga culinary nila, ano? Ilalagay yan. So, dito sa atin, ganun din yung reason bakit na sumikat yung avocado sa atin. Sabi mo nga kanina, ma'am, tayo, ano lang yan eh, gatas tsaka asukal lang tsaka yelo. Oo. Iba-iba na, no? Actually, ang meron ako naging client, sinuplayan ko ng avocado, ano siya, fruit shake business. Oo. Sa totoo lang, ang number one seller niya, avocado shake, no? Natalo pa niya yung mango shake kasi dati ang mango shake ang pinakasikat eh. Ngayon, na-overtake na ng avocado ngayon ng shake. Oh, it's another market ng avocado shake. But recently, no, meron akong friend na may restaurant. Ang mga Maki pala po, mga California Maki. California Maki, yes. Meron din. Yes, dahil po ginagamit nila rito yung ating mangga. Mm-hmm. Manggang kalabaw for the California Maki. Pero in reality pala,
ang nilalagay talaga nilang originally is avocado. Ang kaya lang naman po ang reason bakit ang ginamit nila yung kinalabaw na mango for their maki kasi kulang yung supply ng avocado before. Hindi consistent kasi. No? So, sabihin ko po, maraming application po yung ano yung fruit ng avocado sa atin, no? Sa processing, sa culinary, sa beverage, no? So, ang laking potential and ngayon sa cosmetics yung oil, no? Mm-hmm. Pwede mong yung avocado oil for the soap. Soap. So, ang laking... parang papalit na to sa papaya. Yes, exactly, no? Ang rami. Kaya we're seeing hindi lang fresh fruit yung magiging market natin sa avocado. It will be also on the processing side, processing business. Now, right now, I have may kaibigan po tayo, gumagawa siya ng avocado pulp, no? To supply a ice cream manufacturer here in the Philippines. So, every year, marami siyang in-order na avocado for their avocado pulp, no? So, arami po nating ano? Arami po nating pwedeng application for avocado. Ayun, sir, ano naman po yung side effect? Meron ba? Well, sa side effect naman po, I think ang side effect, well, since avocado is a fruit, no? Bihira lang po nagkakaroon ng siguro, tawag dito, overdose ng pagkain. Kung meron man pong nagkakaroon ng side effect, siguro dahil sobra sa pagkain. So, dahil ang avocado po is mataas sa potassium eh. Ano mo? So, parang banana din yan. So, pag sumobra ka naman ng anything good, di ba? Medyo... lahat ng sobra masama. Yes, exactly. Pero as of now po, wala po akong nakikita eh sa na side effect eh. Kung meron man minor, actually ako ho, yung mga kids ko, nung baby sila, pinapakain namin as baby food. Mm-hmm. O yung avocado. Kasi actually ang avocado could be used as baby food for the sa mga yun nga, sa mga babies up to toddlers eh. So parang natural baby food po siya at very nutritious para sa mga babies. Just imagine instead of bumili ka ng baby food eh di bumili ka na lang ng avocado, medyo mas mura pa at healthy. Oo, natural. Kasi yung baby food is napoprocess na rin, di ba? Yes, exactly. Opo. Sir Berman, maraming salamat po sa pag-share nyo sa amin. At sana nga makabisita kami sa inyong farm para makita namin actual yes. Ang iyong mga avocado. Yes po. Thank you. Thank you po, sir. So may mga pa-training ka ba? Right now po, we are coordinating with Philippine Fruit Association. Kasama ko sila sa, I'm a member of Philippine Fruit Association. It's an organization specializing sa fruit industry natin. Mm-hmm. Yeah, stakeholders dito, yung mga fruit growers, mga academics sa UPLB, mga horticulturists natin, nursery operators and businesses na involved sa fruits. So nag-message po yung mga proponent natin from Philippine Fruit Association. We are trying to organize a webinar about avocado. Kasi po ang sabi nila sa akin, marami daw nag-vote na para magkaroon ng webinar naman sa avocado production. So we're working it out. Kaka-meeting lang namin I think last month. So we could share it to you pag natuloy yung webinar para yes. Yung mga viewers nyo makasali sila dun sa webinar. Kasi right now na marami nag-email sa akin, siguro mga nasa 50 na yung gustong mag-participate sa webinar. Kasi marami yes. Talaga interested sa avocado ngayon. Kaya lalo na, ang dami mo binanggit na potential itong avocado. And sigurado ako mas marami pa po ang magiging interested at gusto din subukan ang pagpo-farm po ng avocado. Kaya, sir, update mo lang kami, ha? Yes. Actually, magpa-follow up ako kasi marami na rin naghihintay dun sa avocado webinar. Marami po. Maraming gustong magtanim kaso lang hindi nila alam paano mag-umpisa. Yes. So hopefully itong episode nyo is makatulong kahit papaano no to promote yung avocado industry natin and avocado production. Yes. Yun naman po ang aming goal. Kaya maraming salamat po.
At sa ating mga manonood, dito na naman po nagtatapos ang ating episode ngayon tungkol sa avocado farming. Marami naman po tayong natutunan sa ating guest for today na si Sir Berman. From nursery garden owner to avocado farmer. Bukod sa pagiging in demand ng prutas sa merkado ngayon, ang avocado ay sadana nga po sa healthy oil at fat na pwedeng maging bahagi ng keto diet. At hindi lang sa ating health benefit, kundi pati na rin sa ating ekonomiya, lalo na ngayon patuloy ang pag-develop at production po ng avocado sa ating bansa. Marami pong makikinabang sa financial at lalong-lalo na po ang ating mga farmers at may-ari po ng avocado farm. Kaya hanggang sa susunod, samahan niyo po kami. Ito po ang Agria Pajan.